Yung nadidistract siya, yung, di ba nga, nag-chat kayong dalawa, and for example, na nadidistract siya, nagluluto yung ka-LDR mo, ha? And then, hindi niya nalaman na matapos niyang makipag-chat sa'yo, matapos niyang makipag-video call sa'yo, ang ending, sunog yung niluto niya. Yo, what's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and hit your notification bell para maging updated kayo if I have a new upload. My name is Kate and you are watching HomolasTV. A few moments later. So for today's vlog is meron naman tayong panibagong pag-uusapan, panibagong topic, panibagong kabaliwan, char. For today's vlog is i-share ko sa inyo mga peeps ang mga signs na in love na sa iyo ang ka-LDR mo. So, check it out. 3 hours later. So, ayun, number one na sign na ito yung mga ka-LDR mga peeps ha, na hindi yung 1 week pala kayo magkakila, yung mga umabot na kayo ng 2 months or 3 months. Pero, ang sinasabi ko sa inyo palagi, sa mga nagme-message sa akin sa Instagram or sa Facebook Messenger, ang sinasabi ko sa inyo mga peeps is huwag magtiwala agad na 100%. Kasi nga, dapat terhan mo din yung para sa sarili mo. Huwag mong buhos agad mga peeps ha. Kasi yung kapag sa LDR, kasi maraming pwedeng mangyari mga peeps. Lalong-lalong na kapag ang ka-LDR mo is a farm, you know. Basta alam nyo na yun mga peeps ha. Huwag buhos agad mga te. Number one sign na yung in love na talaga sa'yo yung ka-LDR mo is ina-update kanya palagi, ina-update kanya sa mga nangyayari sa buhay niya, ina-update kanya kung about sa trabaho niya or about sa family niya, kung meron ba nagkasakit sa pamilya niya. Basta, palagi kanyang ina-update mga peeps. Kung naging part ka na ng routine niya, so isang sign niya na nai-inlove na siya sa'yo. Kasi nga, gusto niyang i-share din sa'yo yung mga nangyayari sa buhay niya. Number two is mapagbigay siya. Ito yung mga afam na ano ha, na generous sila. Meron din naman mga afam na hindi generous pero in love din sila sa iyo. And dito naman sa mapagbigay sila, isang sign na to na in love na siya sa iyo. Yeah, ito yung mga example na pinapadahil kanya ng mga staff, hindi yung sa pera mga peeps. Kasi yung ibang merong mga ibang afam na nagpapadala sila ng pera, then after nilang magpadala, meron na silang hinihingi sa'yo. Alam nyo na yung mga hinihingi nila ng mga naked photos or gusto nila na maging naked ka sa harap ng camera. Kaya mag-ingat din kayo mga peeps ha. Mas mabuti na yung kumbaga hinay-hinay lang yung pagtulong or pagpapadala ng afam sa'yo kaysa naman dun sa biglaan and then meron namang kapalit. So, doon na tayo sa number 3. Sa number 3 is napapansin niya agad kapag may bago kang post sa social media. Ito yung mga ka-LDR mo na in love na sila sa'yo. Pero hindi niya pinapaalam sa'yo na sinustop ka niya sa social media. Siyempre, kung sino ba namang magnanakaw na aamin. Kung sino ba namang stalker ang aamin na sinustop ka niya. Tanga lang. Walang ganun mga peeps ha. So, kailangan nyo ding mag-ingat kung ano yung mga pinapost nyo. Kasi yung afam na serious na talaga sa'yo or yung mga ka-LDR mo, pwede din naman siya sa ibang ka-LDR. Kahit hindi afam, pwede siya. Yung ka-LDR mo na serious na talaga siya sa'yo, lalo na yung mga lalaki. Kapag serious ang isang lalaki sa'yo through LDR, hindi niya ipapalam sa'yo na sinustop ka niya. Kasi yung iba is nanghuhuli din yan. Kaya mag-ingat din kayo mga peeps. Yung kapag may napapansin silang bago agad sa mga post nyo, isang sign din niya na sinstock ka niya. Doon na lang sa number 4. Sa number 4 is may pinapakita siya sa iyo ng mga bagay about sa future niyo dalawa. Ito yung parang ano na siya mga peeps ha? Kasi na experience ko to dati na after na namin magkita ni Banana ha, na yung may mga plans na kami, yung pinaprocess na din namin yung papers ko, yung pagkasunod na balik niya is yun, dadamhin na niya ako. So, ito yung mga ginawa niya dati na as in effective talaga na sign na in love na siya sa'yo is
yung pinakita niya sa akin yung lupa na tatayuan ng bahay namin. Char! May ganun. Meron talaga mga afam na ganyan, mga pips, ha? Yung as in serious na talaga sila sa'yo. Yun, yung pinapakita na nila sa'yo yung paligid ng titerhan yung dalawa. Or minsan pinapakita niya sa'yo yung mga engaged, yung mga talaga ang dami. Minsan yung engagement ring, minsan na nga nangyayari pa na pinapadala nila yung engagement ring. Kumaga parang wala ka ng kawala kapag pinadalhan ka na niya ng engagement ring. So isang sign yan mga pips na in love na siya sa'yo and talagang totoo yung nararamdaman niya. Doon na tayo sa number 5. Sa number 5 is hindi kanya kontrol. Yung ka-LDR mo na totoong in love, yung totoong in love siya sa iyo or totoong love kanya is never kayang i-control mga pips. Kapag yung ka-LDR mo na masyado siyang manipulative, masyado siyang controlling, ibig sabihin, sarili lang niya yung iniisip niya. Kasi yung totoong taong nagmamahal, hinahayaan niya yung partner niya or yung ka-LDR niya, yung kung saan siya masaya, hinahayaan niya na kung ano yung bagay na nagpapasaya sa kanya. So, doon na tayo sa number 6. Sa number 6 is he sends you love quotes or playlist. Ito mga nangyayari din to sa mga ka-LDR na pwede sa Pinoy, pwede din siya sa mga AFAM na yun, sinisend niya sa iyo yung mga favorite na love songs niya or yung mga favorite na playlist niya. Or minsan kapag nakikipag-video call siya sa iyo, sabay niyo itong pinapakinggan. So, isang totoong sign yan mga pips, Hana, in love siya sa iyo. Kasi hindi naman pwede na yung afam na malibog is nagsishare siya ng mga love goals or love playlist. Never ko pang na-experience yung ganyan, Hana. Yung afam na malibog na ishishare niya sa iyo yung favorite na love song niya. Hindi nangyayari yan, mga pips. Kasi yung mga afam na malilibog, iba yung intention niya sa'yo. Hindi sila, yes, I know na sweet sila, masyadong maboka, yung grabe yung magbigay ng mga matatamis na salita. Pero hindi sila nagsishare, mga pips, ng mga ano nila. Ayon sa experience ko, ha? I don't know sa mga experience nyo. Pwede nyo ding ishare yung experience nyo. Just comment down below para malaman ko din. And doon na tayo sa number 7. So number 7 is ba? Minsan, nadi-distract siya ng dahil sa'yo. Eto, totoo talaga to. Yung isang ka-LDR mo, yung afam ba yan, mapapinoy, basta, kahit anong klaseng ka-LDR, yung nadi-distract siya, yung, di ba nga, nag-chat kayong dalawa, and for example, na nadi-distract siya, nagluluto yung ka-LDR mo, ha? And then, hindi niya nalaman na matapos niyang makipag-chat sa'yo, matapos niyang makipag-video call sa'yo, ang ending, sunog yung niloto niya. Nasunog, kaka-chat sa'yo or kaka-video call sa'yo. So, isang sign niya na nadi-distract siya sa'yo kasi nga nai-in-love na siya sa'yo. Kumbaga, ayaw niyang, ano ba tawag? Ayaw niyang pakawalan talaga. Kumbaga, ayaw niya maputol yung conversation yung dalawa. So, mas mabuting masunog yung niluluto niya. Kaysa naman, naputol yung conversation yung dalawa. So, last na tayo mga pips, ha. Ito yung sinasama kanya palagi kahit saan. As in, kahit saan yan mga pips, ha. Kahit saan siya magpunta or yung, eto, nag-video siya, sinisend niya sa'yo. And, basta yung palagi siyang may mga sinisend sa'yo ng mga update, yun, sinasama kanya palagi kahit saan, or kahit saan ba siya magpunta, or kahit ba sa mag-travel, or kahit ba sa hiking, or kahit sa sports niya, nandun ka palagi mga pips. So, ginagawa kanyang part na din talaga ng daily routine niya mga pips. Ha? So, isang sign niya na in love na din siya sa'yo. Pero take note mga pips ha, ito yung mga ka-LDR mo na hindi siya 1 week na nagkakilala kayong dalawa ha. Baka yung parang malito kayo na yung 1 week na nakachat nyo na yes, palagi kayong sinasama, ganyan. Pero may mga nangyayari kasi na bigla silang naglalaho kasi ikaw 1 week pa lang kayong nagkakilala and then yung tiwala mo sa kanya and yung sinasabi mo na nahuhulog ka na sa kanya dahil sa mga chat niya, dahil sa mga salita niya. Palagi ko po sinasabi mga pips ha, kapag bago pa lang kayo ng ka-LDR mo, kahit nga 1 month pa lang kayo, need nyo pa din mag-observe mga pips ha. Huwag basta-basta agad magtiwala. So, that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video.
And don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I'm now signing off.